Alright, let's see kung magbabago ang takbo ng ating laro. Maraming salamat sa inyong panonood. This is set number 2 of Letran versus EAC. Anton Rojas working alongside Shola Alvarez on the panel. And we have Lizelle Nierves at courtside. Makilam, cross court. Back row, wow. Reyes! Woo! May pagtigil pa siya ng konti doon. Moment yun eh. Mm-hmm. Yung spiker ka, back row, tas isa lang yung blocker, yes, sa kabila. So let's see kung mabuboost yung confidence ng EAC Lady Generals. Estrellier, Makila, popped up by Reyes. Almazan, cross court. Check ball ba? Wala. No check. Makilang at the service line. Silva popping it up. Estrellier to Martin. Cross court. Is it in or out? It's out. But good intention there for Razonable. Makilang na naman. Razonable. Cross court. Estrellier running set. Letura. Almazan. Good dig. Martin. Smart play. Kita niya na nandun na yung mga blockers. Yung kamay ng mga blockers nakaharang na sa bola. And pag mga ganyan, sobrang dali na lang ipa-check sa mga blockers. Just like that. What a smart play by a very tall for her position player. Inyen Martin. Almazan. And that's another ace for Kat Almazan. Yes. You can see na talagang buo yung loob niya every time na nagserve siya. Kakadalawa na Kat Almazan here as we are tied at 3-all. Estrellier, Martin, Almazan was ready. Reyes, Estrellier, Makilang somehow is able to save the ball. And Jaja Villena puts it away. Woo! Another quick play for Villena. And effective din yung mga quick attack nitong EAC. Nag-scramble na yung depensa, yes, ng Letran eh. Kasi medyo malayo, yeah, yung sinave nila. Actually, yun yung nakita ni Villena na medyo magulo na yung defense pattern nitong Letran. Almazan, another sharp serve. And another ace for Kat Almazan. Pangatlong service ace na yan ni Almazan. Yes, buong-buo yung loob niya pagdating dito sa service line. Alam mo, nung season 98, the whole season, walo lang yung service aces ni Almazan. And today, as of today, as of right now, nakakalima na. Nakakalima na. Cross court for Julia. Almazan saving it. Martin. Martin na naman. Cross court. Almazan was ready and steady. Reyes.
Almazan keeps it alive. Free ball mapupunta sa Letran. Estrellier. Martin. Finishes the play. Good hustle for the both teams. Tinarget na naman ni Martin yung mga kamay ng mga blockers niya. Nag-enjoy si Almazan at si Cordial sa paghabol sa bola doon. Natuwa sila sa effort na binigay nila. And if you're a coach, matutuwa ka rin. Kasi nag-e-effort yung mga players. Martin, Almazan. Reyes. Estrellier. Martin na naman. Cross court. Ang daming variations nito ni Martin pagdating sa attacks. Meron na siyang 8 points. Kasi nabantayan na kasi yung down niya eh. So, gandang intention na nag-attack siya sa cross court. Chola, parang nakita ko na yung mga recruits ni Coach O. Yung mga nakaletran t-shirt doon sa likod. Ang dami. Ang dami. Madami-dami. Wala, abangan natin yung mga batang yan. Normally, ano kasi yan eh, 3-year program. Mm-hmm. So, the school or team will give a coach 3 years to build a championship lineup as Jaja Villena scores. Pwede yun, ha? Yung sinipa ni Julia. Kasama yun. Reyes. There, nabantayan na siya ng mga blockers. Basang-basa yung atake nito ni Reyes. Meledres. Uy, razonable at Almazan at banggaan doon sa likod. Villena. Razonable. Wow. Estrellier. To Martin. Almazan chasing it. Reyes. Martin. Back set. Ditura. And Letran will head into this technical timeout with a 3-point advantage. Nizel Nierves has another report for us after the break. Good job sa kanyang pagbabalik sa Olympic stage si Pinay weightlifter Elrin Ando. Matapos po yan ang matagumpay niyang performance sa women's 59-kilogram event ng 2024 IWF World Cup sa Phuket, Thailand. Nakabuhat siya ng total na 228 kilograms at nakakuha pa ng ikapitong pwesto. Naungusa ng 25-year-old Pinay weightlifter ang kapwa-atleta at Tokyo Olympics gold medalist na si Heidi Lindia sa parehong kategorya. NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament with a game between the EAC Lady Generals and the Letran Lady Knights. I am Lizelle Nierves reporting from the courtside. Knowing your opponent is already winning half the battle. Ito ang pahayag ni Coach O sa kanyang mga manlalaro bilang motivation para mas maging cautious at observant ang team sa galaw ng kanilang kalaban. And did you know, Antonio Chola, most of the team's rookies were already reserves at kasabay ng pumasok si Coach O. At sabi ni Coach, ay parang nasa middle na ang team when he arrived. So all they have to do now is to use their IQ, EQ, and SQ in the game. Dahil raw hindi naman puro lakas ang kailangan sa paglaro ng volleyball, kundi pati rin ang talino. And on to the side of the EAC Lady Generals, Coach Rod pointed out the players' personalities. Sinabi niya sa akin na parang sakit ng players niya na kahit maganda ang skills, ay kulang naman sa experience. Lalo na pag dumidikit na ang points ay nadadala na sa laro. Pero it looks like we are now seeing a different kind of EAC Lady Generals today. What can you say about our teams of Chonichonik? Medyo bata pa kasi yung team ni Coach Oliver. Kaya yung experience talaga, the exposure ng mga batang to, kailangan pa nila. Well, makikita naman natin yung improvement nila every game. Kung ano man yung pinaghirapan nila buong season. And I also agree with what Dezel reported about Coach Rod na may skills
yung mga players niya. It's just that yung experience sa big games, like Final Four, wala eh. Kasi ang tagal nang hindi umaabot sa Final Four itong Lady Generals. Yes, and mostly kasi ng players ni Coach Oliver, mga rookie pa talaga. Mga rookie na desididong makilala at gumawa ng pangalan and to help Letran go all the way. And another quick play for Letran. Reyes. Razonable with a drop. Wow. Disappoint for Razonable. Kita niya na ang layo ni Silva. Ang galing din kasi tumitingin siya ng kalaban kung nasa nakapwesto yung mga depensa nitong Letran. Jump serve for Razonable. Ledesma to Martin. Another down the line shot. Down the line attack for Martin. Nakakatuwa kasi ang dami niyang variations. Kanina, nag-cross court siya. Then pag nakita niya na nababasa na siya sa cross, magda-down siya. Jump serve for Martin. Yan ang lakas ni Chris Yareyes. Hindi rin talaga papatalo ito si Reyes pagdating sa atake. Reyes. Estrellier to Ledesma. Pwede pa to. Estrellier, Ledesma on the drop, Cordial popping it up. Almazan on the drop na ibalik ni Ledesma. Back row para kay Reyes, iniwasan ni Silva. Good read there for Silva. Ang galing ah, kasi nakita niya na palabas na yung bola. Ledesma. 3-point lead for Letran. Almazan. Check ball. Good play. Pero first time to, Shola, triple block. Yes. In the match. Medyo maluwag nga lang. Maluwag, yes. Pero yung triple block, sa totoo lang, bihira ko yan makita sa NCAA. Oo. Kasi pag ang sabi kasi mga volleyball player, pag tinitriple block ka, ibig sabihin, kailangan, binabantayan ka talaga ng kalaban. Oo, eh, si Almazan yes, yan eh. Yes. Almazan is one of our top scorers. She has been one of the top scorers in the NCAA throughout the past 5 seasons. And si Lu talagang siya yung pinupuntahan ng setter nitong EAC. Nakakatuwa naman. Nakakita ako ng triple block. Triple block. Nung time mo ba dito sa NC, may mga nagtitriple block sa'yo? Actually, wala pa. Wala pa, no? Kaya wala pa nung time na yun. Nanibago ako. Sabi ko, wow, parang first time. Triple block. So it's nice to see na what Coach O is bringing to the league, yung mga bagong kaalaman, bagong defensive plays. Estrellier. Well, actually, hindi bago, but now ginagamit na dito sa ligang to. Service ace. Paano yun? Nagulat nga ako kasi biglang bumagsak lang yung bola niya. And I'm sure yung mga EAC din, nagulat silang bumaba na lang bigla. Estrellier to Nitura. Parang may galit kay Coach Rod.
Saktong-sakto kay Coach Rod. Joke lang po yun. Pero tinamaan si Coach Rod Palmero. Hindi ba si Coach Rod? Okay, nakatayo lang. Dapat protektahan. Protect Coach Rod at all costs. At all costs. 2-point lead for the Letran Lady Knights. Estrelier. Melendres. Almazan. Go! Release reaction. Of Almazan. Nakita mo yan, Anton. Nakita mo yon. Sure ako. Wow, ang ganda. Ang ganda ng contact niya dun sa bola. Actually, Anton, mahirap mag-aralan yung ganong klase ng attack. Kasi hanggang ako, hanggang ngayon, ako pinag-aaralan ko yung ganun eh. Na nahihirapan pa rin ako. Good thing merong ganong improvement kay Almazan. Balikan kaya siya? Oo! Oh! Yun ang nakita ko! I don't know lang kung nakuna ng camera yun. Pwede, pero pwede maging ano yun eh. GIF. Yes. Ang ganda. Kita niya na kinabutas dun sa zone 1. Well, maybe it might be good na hindi nakuna ng camera dahil PG tayo dito sa NCAA. Yes. 13 all. Makila! Naisingit pa. Siya Makila! Soft. Mga ano lang yun eh. Parang mga pang beach volley na atake yung mga ganon. Makilang back at the service line. Loot. Estrelier. Martin down the line. Kanina pa niya nasusilap yung down the line eh. Yung block sa kanya, ano eh. Sa cross-court. Sa cross-court yes. Nakabantay eh. Si Yet Martin kasi tangkad ng mga middle blockers nila eh. Puro mga 5'8 yes. sila. Actually, tama yung sinabi mo kanina na masyadong malaki si Martin para sa position niya. So, advantage agad. Yes. We have a timeout. Letran leads EAC 16-13. Good job ang isang Pinay weightlifter na nag-qualify sa 2024 Paris Olympics. Si Rosie Ramos na ang ikapitong pambato ng Pilipinas sa Paris. Nakuha niyang slot matapos manalo sa women's 49kg category sa Olympic qualifying tournament ng International Weightlifting Federation sa Phuket, Thailand. Tubong Zamboanga City ang 20-year-old weightlifter na pinsan ng Olympic gold medalist na si Heidelyn Diaz. Makakasama niyang lalaban para sa Pilipinas sa Paris Olympics sina EJ Obiena, Carlos Yulo, Alea Finnegan, Yumir Marshall, Nesty Petesho at Ira Villegas. So it's a similar situation for EAC here in the second set as we see Mancom rep of EAC, Dr. Lorenzo Lorenzo. Kasi dinidikitan na naman ng EAC ang Letran. It's really just a matter of yung panapos. And of course, our commissioner, Dr. Robert Milton Calo. Almazan, she's been on fire in this match. Nitura. Villena, saved by Estrelier. Judiel, Cordial was there. Loot to Almazan, saved by Makilang. Martin. Ano tawag doon, Chon? Sabi na, thank you, God. Parang nabigla lang din siya doon sa... ginawa niya. Napa-thank you, Lord, yes. Si Yen. Nagkam na
kamali lang siya ng timing. Thank you, Lord. Thank you, Lord. 4-point lead for Letran. Almazan drop. Yan ang challenge na sinasabi ni Coach Oliver Almandro. It's the challenge of trying to stop Catherine Almazan. Kasi kanina pa siya pinupuntahan at pinupuntahan ng setter. Five service aces so far this season for Almazan. Martin. Lute. Almazan. Estrener. Silva. Oh, a rare free ball given up by Letran. Reyes. And when a free ball is given up, dapat tapusin ang EAC yan. Yes. And sobrang alam na alam nito ni Reyes kung saan niyo patatamain yung attacks niya. Kasi kanina pa yan yung mga check ball niya eh. We have to be wise. We have to be smart. Do you understand? Ito kailangan pagganahin. Okay, we're too pressured for being spectacular. I just need you to think. Pull it. Do you know your advantage? Where is the blocker? Bakit ka nagpapaikot? Naintindihan mo. Gusto mo, dito ka magpaikot. Ito, stay mo yan dito. Eh, may advantage ka eh. Coach Oliver, pinayuhan si Estrelier. Kasi nababasa na nitong EAC, yung mga attack plays nila. And good adjustment yon for EAC. Di basta-basta ibibigay ng EAC yung panalo dito. Almazan. Estrelier. Oh. Poor set by Estrelier. Back row for Estrelier. Pero may kinokontest si Coach Oliver. Actually, tama yung call ng first referee natin. Service error. Coming back to hunt EAC. Ito na naman, Anton. Nasa crucial point na naman tayo ng set 2. Nakita ko yung frustration sa mukha ni Coach Rod. Eh. Ito na naman yung problema nila. Reyes. Estrelier back set to Judiel. Reyes will attack. Melendres. Estrelier. Nitula! Kita niya na open na yung line. And mas napadali for Netura na makakuha ng puntos. Parang si Netura ang stare-down queen ng NCAA, no? Kasi every point niya, talagang may stare-down eh. Wow! Ganda ng play na yon. So you can see here, number 5 out, number 11. Nalito itong mga blockers ng Letran. Hinahanap ko yung kung kailan yung Battle of Intramuros eh, Mapua Letran. Kasi mahilig din mag-stare down yung Mapua. Labanan ang mga mahilig mag-stare down. May magandang laban yun. Estrelier, back set. Nitura na naman! Mas kita ni Nitura na maliit lang yung blocker niya dito sa line. At kailangan lang mag-adjust ng defense ng EAC. Lute. Tossing it up. Estrelier. And that's a point for Nat Estrelier. Parang every game, merong point to si Estrelier. Kaya niya kasing gumawa talaga ng puntos. Timeout, EAC.
Advantage na din kasi na lefty siya. Secure mo, paano mo isi-secure? Gawin mo yung pinakas natin kahapon, yung tinuro ko sa iyo mong nakaraang araw, sabi ko ganito lang gagawin mo. Yun yun eh. Ba't iniiba mo? Kasi mataas yung bola. Hindi ganun yun. Ikaw din, o tao mo. Ano ginawa mo sa tao mo? Inibanan mo. Sino kukuha? O, ikaw pala eh. Hindi ko kumuha. Kanina pa kasi napupuntusan itong EAC sa mga atake ni Natura. And then remind lang ni Coach Rod na kailangan nilang bantayan yung mga attacks nitong Letran. 6 points in the match for Judiel Natura. Cordial pops it up. Loot combination play. Omapas could not finish it. Martin cross court. Saved by Almazan. Here's the toss. Reyes scores for EAC. Kita niyang mas open yung line. I mean, open yung cross-court dito sa Letran. Easy point for Reyes. Jello Mapas, serve. Mapas. Estrelier. Martin, drop ball. Buhay pa, Reyes. Makila. Martin, keeping it over to the EAC side. Reyes with some space. Estrelier back set. Natura. Loot. Back row attack. Masyado malakas. Attack goes out. And now, a change at center. And Formento checking in for George Lut. Hindi pa rin nawawala yung tuwalya ni Ann Formento. Ngayon ka na napansin ako. Hindi mo sinabi ni... Ever since yan eh. Yan yung trademark niya. As a setter naman kasi kailangan laging tuyo yung kamay mo. Formento with a toss. Reyes, not over. Almazan. Estrelier. Makila, drop ball. Makila, saving it. Reyes, long rally. Estrelier. Formento, Reyes. Tuloy pa rin. Cordial. Reyes. Estrelier with a drop. Wala pa rin. Di pa rin bumabagsak ang bola. Sino kaya ang unang mapapagod dito? Cordial. Almazan! Oh! Iyon na nga. Patibayan ng depensa. Nakita ko na hinihinga yung mga players natin after that. Walang bumabagsak yes. Eh. It's a good rally, good long rally. Yun lang, unfortunately for EAC, that was another error. Yan yung trademark ni Ann yes. Formento, the towel in the back. 18. Formento, Almazan, Ledesma. And Formento gets the drop ball. Feeling ko tuyo din kasi yung kamay niya. Kaya kaya laki tulong na nakuha niya yung puntos na yun. And good read din para sa kanya kasi nakita niyang naka-atras na sa dulo yung mga depensa ng Letran. So good confidence booster para kay Formento. And again, sakit nun. Momentum na sa EAC na sana. Number 6 out, number 5, kay Almirante.
And Coach Rod Palmero calls a timeout dahil nasa set point na naman ng Letran. Sinabi ko lahat ng service natin malayo. Ba't lumapit ka na naman? Ang titigas ng ulo nyo eh. Yung nga pinagagawa ko sa inyo kanina, yun lang naman ang gagawin natin. Bakit pag nararattle tayo, nakakalimutan natin yung mga bagay na sinasabi ko sa inyo? You have to stick to sa sinasabi ko. Wala akong pinababago sa inyo. Wala akong pinababago. Bakit binabago nyo? Kasi natatakot kayo magkamali. Kayo matakot magkamali. Kung may problema sa sinabi ko at hindi nagagawa, ako nasisihin nyo, di ba? Eh, hindi pa man lang nagbabago yung laro. Pinipilit nyo nang baguhin yung sistema. Huwag nyo baguhin. They need to follow lang si yung mga instructions ni Coach Rod and the system, of course. Kailangan lang nilang sundin. Now at set point. Specifically, yung adjustment sa service. Yes. Napansin kasi ni Coach Rod, malalayo yung serve ng players kanina pa nag-outside. Too strong. That's a point for EAC. So yung sakit ng EAC, nalipat sa side ng Letran. That's a service error for Almirante. Ngayon, eto na yung adjustment. Ayun na. Sobrang layo na. Para sigurado. Wag naman sana mabitin. Kailangan, tama naman si Coach Rod na wala kayong babaguhin sa service nyo. Yun. Adjustment made. Makilang. Picked up. Almazan. For Almazan, ito na yung dito ako na excited kasi nasa harap na si Almazan. And siya pa kasi yung kanina pumupuntos para dito sa TAC. Tweeters! Diba? We have to be wise and be smart. High risk, high reward, but we have to use this. They understand? Two spikers, they sihihin mo dito. Two ang receive. We have to receive sa two. Para nandito yan. Eto may advantage sa tayo dito. Huwag mo madaling ginagawa mo. Pag nakita mo na late, idiin mo. Pag dumalawa, use it. Nasaan yung nagsiserve? You understand? Nandaan tayo! 1-2-3-3-4-2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 -
nila para makuha itong set 2. Tumutok si Coach Oliver kay Gia Makilang sa huddle na yon. Let's see kung anong klaseng diskarte yung gagawin ni Gia. If they get a good receive. And if she gets the ball, yes, she does! Gia Makilang! And you love to see it na batang player natututo. Yes. Nagre-respond agad sa instruction ng coach. Kasi sinabi ni coach, tignan mo yung depensa. Kung anong bibigay nila, if it's 2, use it. Yes. Pag 2 blockers daw, use it. And Makilang responding and following the instructions of Coach Oliver Almadro. And that is why they are on top now, 2 sets to none. And now leads a match, 2 sets to none.